This is again Riz Vulcana getting in their game number one. Hi sa lahat ng mga viewers natin dyan at lalo na sa mga nakapag-share ng ating live. This is again Just ML Female Cup powered by Dito Tele Community, our newest and fastest data connection here into the Philippines. Ayun, and syempre sa may mid lane natin dito. Ayun kami mga casters, nakita nyo ako sa ilalim. Ay, tinanggal na. Ayun na kami ni Poppy. Pero, ay, tama na daw! Ayaw tayo expose si Poppy. Grabe. At ang pinta tama niya na si Poppy talaga, ano yun. Alika dito, Poppy. Ay, marami na kami exposure na lang. Ayaw na, hanggang na lang. Pero speaking of ayaw na, ayaw na rin. Oh, magpatalo no. Dito ng Bren Victus Castle. Plus Vulcana rushing in for the side of our team Bren. And I think with this kind of invasion, ang lalim dito ng ating Riz Vulcana. Flickers are there. Super Lexo with the flicker. Pero syempre, yung ating purple buff na kuha ni Bene. No, with the flicker in. Siyang again will rotate for another round. Kaso, medyo may baligtad na nangyari. Super Lexo, totoo ba yung gusto mong gawin dito? At iikot talaga sa gitna ng Riz Vulcana. Fastest kill of the day natin. Game number 2, powered by the Dito Tele Community, the newest and fastest dito connection in the Philippines. Aggressive lagi ng Riz. Sabi nga dito ni totoo. Raven Salvacion. Tama ka nun, totoo yun. Dahil nakita natin kanina, apat. Ang laking risk nun na siyempre, possibly na makakuha ng pick-off dito yung Bren Victress. Now, once magkamali dito yung Riz Vulcana sa pag-invade ng buff, dito na mga the downside, yung kanilang naging aggressive push na yon. Pero hindi, naging worth it ito, nakuha nila yung purple buff. At si Ashe tuloy, hirap na hirap makakuha ng mga objectives. So now, pwedeng magpatuloy dito ang Riz Vulcana with the energy na nakuha nila from the momentum, from the pick-off and even the invade na ginawa nila dito sa Bren Victress. Agad anong pag-start ng Riz Vulcana, guys. 1-0 agad, ano? Iba kasi sa akin eh. Ako bilang MOBA player since 2013 eh. Oh. Ay, pero anyway, ito muna rin yung manipulation to connect the Frost Guns na running low. Walang ata flicker. Ito na flicker. Sabay sa back dito. Tapos walang rockets. Pero still, last hit coming from, syempre, ano, kahit kay Tourist, kay 4GO, kahit sa support. Anyway, sinasabi ko kanina, kasi ako bilang MOBA player since 2013, kahit batang-bata pa ako, kapag ako nakakuha ng first blood, nakakatuwa na eh. Oo, parang dahil ko pa chubby kay first blood. Kasi usually, doon na pupunta na kukuha yung momentum eh. Ay, ganda na starting. Oo. Kailangan na lang namin pagpatuloy. So now, pagpapatuloy na kagad dito yung mga ginawa nila kanina from the first minute. Right. We have your defenders to get in the possible zone. Pero hindi nila itaw pagpapatuloy for dahil nga Black Dragon for to try and rescue the members from Bren Victress. Pero habulin nila dito si Bene. Bene is very low. Nandito na si Ashe using the Tempest of Blaze. But unfortunately, hindi na dito magpupush pa ang Riz Vulcana after stealing in another purple buff laban sa kanila. This is good. Dahil nga, with that push and aggressiveness, hindi tuloy makapwesto si Ashe kung ano yung una niyang unay na makapag-objective nga ba or kukuhanin niya yung purple buff niya muna. Pero for the team ni Vulcana ngayon, honestly, same na pa rin yung team comp nila and even yung rotation eh. Sobrang aggressive pa rin. So for the Bren Victress, they need to adapt this kind of gameplay or game style ng Riz Vulcana. So ganyan para makita nila on how to counter eh. So iisa-isahin mo yun eh. Ah, ganito lagi ginagawa ni Ben eh. Abangan siya dito. Ah, dito pala sila nag-rotate. So it's up for the Bren Victress kung paano nga ba nila. Since kahit sila ang dapat talaga mag-adjust since 1-0 tayo sa overall nating scoreline. Kung kanina medyo passive-aggressive lang sila, ngayon overly aggressive na dahil yung nature pa lang ng hero sila dito, pang pardagulan talaga eh. They have risky for jewel. Si Rain pa dito makakapagbigay ng additional damage and the slows. Tapos yung damage pa dito na mangyayari for Bene once na makapag-invade na sa. So, commendable for risky Riz Vulcana na nagagawa nila dito yung dapat na mga roles nila. And look at the setup na ginawa dito ng Riz. We have the ejector, real world manipulation, all the way from the back. Hindi tuloy nakaligtas dito ang Defrost God natin. Very low on HP, pero habol tuloy dito si Shang. Hindi niya na ipinagpatuloy, pero at least yung pag-zone ay nakapag-open up din ng Riz Vulcana to get in the skirt. Wala ko, munti ka na naman. Naku, Ashe, parang di nag-workout dito yung pagbili mo ng ice candy sa may turtle side. Kasi grabe, aware dito, ano, yung ating si Bene. Sa ganun klase ng game style. Pero, Honey Grace, ito yung naging resulta na pagiging sobrang aggressive ng Riz Vulcana. Sila nagmamanipulate ng rotation ng ating Bren Victress. Ang hirap kasi nun eh. Hirap na nga to the fact na tatlo ang nakabang dito sa Riz Vulcana all the way from the bottom lane. Pinagbigyan na nila dito si Ashe na makahinga for a bit, makuha yung purple buff. Pero look at that hook! I am offended! Laban sa dalawa, we have here the knock-up ng ejector. Benedito, buhay pa nga. We have here the pick-up naman with Super Taro to get in that core. Pero nandito na rin na yung madadagdagang hero laban sa Riz Vulcana. We have so much
timing dito for Brand Victress para maka-eliminate ng tatlo up against none na naging contest dito laban sa nakakasama yung minsan yung sobra ka nagiging kampan dito. Oh. Nakita mo doon kanina sobrang nag-overextend dito yung Res Velcana and ito yung naging resulta eh. Kumbaga kailangan, yeah, you have the good momentum, you have the advantage. Sometimes you need to slow down and think if ito ba yung pinaka-timing. Sabi din ni Ayan, i-date kita sa mushroom mamaya. Naku, sizzles lang alam ko. Mushroom. Si, ano mushroom? Mushroom. Saan yun? Delikado ito yun. Mushroom. Matakot naman yun. Matakot yan ah. Ano yung beef mushroom? Ah, yung creamy beef mushroom. Ah. Kasama mo siya, Annie Glaze. Nagutong tuloy ako. Sige. Diyos ko, di pwedeng, pag i-date nyo ako, may kasama lagi ako. Di pwedeng, casters nga eh. Pero now, ha, hindi na nila tanan-tanan dito. At least sinasamahan na ng ating Ruby, itong Brody. Na, Ruby, Brody. It rhymes. Ruby did the Brody. Ruby did the Brody, eh. No? Ganun yung... Akala ko Ruby Didi. Ruby Didi. Ruby Brody. Oh. Okay, Ruby did the Brody. Kaya pa ba today? Kaya pa ba today? Well, at least, updating na lang din mo na sabi ang Rosberg ka. Sabi ni Ayan, para mushrooman... Oh, ang galing! Gusto ko yan! Okay. Gamitin din natin yan. Sige, no? Sige. Noted yan, Ayan. Pero noted na kasi siya ang nakatatak na dito. May 10,000 ang kanyang ulo. Kaya nakuha siya dito natin, Brand Victress. Grabe, iba yung patong dito, Honey Grace. Unti-unti kinukuha, binabawi ng Brand Victress sa kanilang composure. Hindi raw sila papayag, syempre, na one-sided na lang ang nangyayari. Yeah, hindi talaga sila pwedeng makapagbigay na ma-open opportunities dito for Res Velcana na makapag-push lang na makapag-push, na maging aggressive lang dito, na maging aggressive. Dahil nga, mas nakakabuo ng momentum dito ang Res Velcana. And look our kill scores right now. 4-5 na, still in favor of the side of Brand Victress. Dahil medyo nakakahinga na rin sila ng maluwag with the set off. I am offended. Real for manipulation. Tepes of Blades. Low on HP Ash. Makakahabol naman dito si Bene. Too risky for Jewel is already down. Right? Ang kate ng damage dito. Bumabelo rin si Nadirek dito. Sabi, mamaya, ako gagawa sa iyo para maramdaman niyo yung reaction ng mga back-end namin dito. Pagpaadya na si PNK, ngat! PNK pa? Ngat, may PNK ba tayo? Wala tayong PNK. Sayang ako sa nagagawa ng ano natin eh. Pero, okay, in terms of the... Okay, kukunin na ngayon ng Res Velcana yung ating first tower. Year 1 onto the top lane that serves another objective na nakuha dito, ano, ng ating Res Velcana. See? Games, ay, kumbaga, daan-daan din ang kukunin lahat ng mga objectives para mamaya, hindi nyo napapansin, kami na pala ang may lead. Oo, ang ganda rin ng mga setup dito ni Defrost God, no? Parang hindi siya nag-hesitate na gamitin yung I Am Offended hooks. And once may ma-hook siya, there will be the follow-up dito naman ni Super Lexa. And sobrang lakas ng damage dito ni Super Lexa. Imagine yung mga Feathered Earthquake dito, magiging enough na para makapagbigay ng opportunity din for our Ling na magamit yung Tempest of Blades, magamit yung mga Finch Voice niya to get in those kills. Pero ngayon na nakakakuha na siya ng Purple Buff, this might be a problem for Res Velcana dahil nag-dash na kagad dito si Bashi, try to get in for the kill. Pero naiwan naman nila dito yung dalawang na api ni Bene, getting in 2 kaagad ang isang Karina natin dito. So this is going good for Res Velcana dahil nga we have here the Lord na objective nila dito para makuha nila yung game number 2 laban sa Brand. Lord muna sila dito tuwing umaga pero look at Super Lexa giving the damage output. Ashi, inabangan natin bigla yung pagpasok niya. Ay! Wala na palang ano, contest at bilis naman ni Bene dito, ni Glaze. Akala ko may ganun na naman eh. Medyo natagal ng konti. And wala kasing someone na pwedeng gumagana eh. Mag-provide ng vision sa my Lord. So, ako ay naiintindihan natin kung bakit hindi na rin nag-commit into having a contest or fiesta rito yung Brand Victress. Commendable dito ang Res Velcana dahil at least naibalik nila yung composure nila at nahihirapan na tuloy ulit gumalaw dito sa kanilang mga rotation ng mga sistema dito ang Brand Victress. Pero syempre, hindi pa rin namamalayo dito yung win condition nila na nakakakuha sila ng mga hook advantage, nakakakuha sila ng magandang mga setups. Pero now with Tourist Kevier Jewel na nag-aabang into our bush, sobrang sneaky nun ha, dahil what if mahulugan ka agad siya dito ng ating Feathered Earthstrike given to us by that Farsa. So now, with that Lord, makakapag-push sila dito ng ating mga turrets. Lord now is on the bottom lane, diversion play added as well. Team Res Velcana, ginadali nila yung top lane habang busy rito yung mga members natin from the bottom lane. What a good play here! Again, rotation is up to Res Velcana. Hindi tayo nabibigo. Guys, grabe, ang ganda na rotation. Talagang
Anyway, Honey Grace, yung gusto nilang mangyari, yun talagay na nangyari. And ang ganda ng gameplay ng Rift Lokana dito. They try to manipulate every rotation na pwedeng gawin ng Brand Victus. Parang basang-basa eh. Oo, nang scary dito ni Defrost God kanina with the I Am Offended hook. Pero ano yung problema dito is reactive kasi ang Rift Lokana once makita nila yung Ruby. Dahil there were two times na nakapag-setup ng Defrost God dito na kuha ng mga pick-offs for their team dahil lang sa isang hook niya laban sa Rift Lokana. And once that happened multiple times for the mid to late game stages is mapapasa na ng Rift Lokana kung paano ma-advance dito yung kanilang mga sarili na mag-hook na dito yung ating Ruby. So now it's already 11 minute mark. Ipit na dito ngayon ang Brand Victress from trying to push in further dahil yung ating mga minion waves na lang yung magiging resources of income nila para makabili ng ating items. Pero ngayon na ni Grace, ano? 10 minutes na naman tas wipe out ulit yung mga tier 1 tier 2. Deja vu. Alang nangyayari? Parang mo. Game number one lang. Ulit guys, grabe, Brand Victress. Kailangan yung ilabas dito, no? Yung mga the best nyo. Kasi syempre, we are still rooting again from the Brand Victress na makapagbawi or yung comeback man lang ba? Comeback man lang ba? Mindset ba? Mindset. Comeback ba? Comeback. Si Ken kasi, no? Siya may kasalanan. Ba't gumagano tayo? Pero anong place ngayon? Positions is up. Brand Victress. Gusto din. Alam mo, naramdaman ko yung eagerness nilang magkaroon na rotation ngayon eh. Oo, pero eh. Quarantine, malalaman mo na sila guys, hindi mo na sila pwedeng makalabas kasi for the rest, Vilcana, very alarming ngayon yung mga pwede nang gawin. 7K Golded! Ay, napakalaki na ito. Ang laki nga nito to the fact na hindi tuloy makapwesto dito ang Brand Victress dahil alam nila na once matamaan sila dito, even just one skill na ibigay dito ng ating Rain, ng ating Eve, na ma-slow sila multiple times dito na makakapag-setup pa sila. Ay, but now, speaking of the setup, mananakam siya dito with the ejector, real-world manipulation, geometry. At the very least though, wala na magiging ultimate Bene! Dito ang Rift Lokana. Bene dito, magiging low on HP. We have here that Eve to get in that kill. Brody naman na makakakuha ng trade-off. It's one-to-one exchange. It's a good kill lang inailabatag dito ng Brand Victress laban sa Rift Lokana. So, at least medyo nakakaluwag-luwag pa sila. Oo nga. Alam mo, sayang doon, nakita ko kung paano nabiglang na-pick up si Benly. If ever man na-up pa rin siya, I think that's a potential parang for women down on the side of our team Brand Victus. Pero good thing for the brand na agad nilang na-pick up dito si Benny kasi iba, alam mo ang capability talaga Honey Glaze ng isang Karina lalo na kapag nakaka-kill siya lagi lang nagko-cooldown dito yung kanyang ultimate. Pero there you go guys, another here with ejectors coming here. Sira naman ang big damage output but they need to at least alam mo lumabas dun sa zone ng ating feathered airstrike. Pero si Ashin, ay pwede niyang ikunin si L dito pero hindi i-commit. Ashin will try to back at least na konti pero ang next priority nila dito is the purple buff. Makukuha ito ni Rian Ashin dito using it Tempest of Blades para makaligtas. And unfortunately for her, nanakawan siya ngayon ng purple buff. Napakaganda ng mga nagiging momentum na dito ng Rift Lokana. Kaya naman ngayon, sila ang nakauna na for that Lord. Second level Lord na ito. So very unfortunate dahil hindi na nakapag-contest dito ang Brand Victress. Maabutan nila dito si Xiang pero no more exchange ang pwede nilang ibigay dito dahil once na magkaroon ka ng error at mag-overextend ka, mag-uubos talaga pati pantubos mo na makapag-comeback ka pa dito sa Rift Lokana. Yun lang, wala kang pantubos. Tapos sayang naman yung nasanglamo eh. No? Pero ngayon guys, all 8 tayo. Pero ito yung pinakamaganda ko nakita eh. Okay, all 8 sila. Pero alam mo bakit, Honey Glaze? Kumbaga feeling ko parang ang dami nilang pahin just to get the main objective. Kaya mas mataas sila. Kahit ba all 8 sila, mas mataas dito. Rift Lokana in terms of the gold lead. So kumbaga, okay, puro kills ha. Mukhang may parang may inalay dito yung Rift Lokana para lang mag-gain nila yung ganitong klaseng or yung ganitong gap in terms of the total gold lead. Pero problema kayo, Honey Grace, on how will they defend? Kasi para danger mo naman, nangyari from game number one. Here we go. We have here the Lord already in the base. Nandito yung Feathered Airstrike. That's to slow them down. Pero diverse pa rin dito ang Rift Lokana. Hindi walang sila mag-engage further. Pero the damage dito ni Rian, nang alahati ng ano yung tuloy ang buhay dito ni Super Taro. So they will be backing off in a bit. Pero ang problema nila dito is ang bilis na lang nila zone out ang Brand Victress with the use of the river manipulation Tempest of Blaze. I am offended who? Please. Knock up na dito na nga with the use of the ejector. Pero ang problema dito is yan ang sakit. Super Taro dito even though that she is a marksman, hindi siya makakuha ng magandang position dahil lagi siyang binabantayan dito ni Rian. Kaya naman ngayon, Feathered Airstrike na lang ang magkikisagot ni Super Lexa. But unfortunately for another member from the side of Brand Victress, hindi na nga sila makakaariba pa dahil dito na ang Rift Lokana, yung mga minion sila para ma-secure itong game number 2.
Pero right now, 5v3 situation. So, for Lexa, kailangan mo i-cast ang kanyang ultimate para ma-show dito yung mga main wave flow. Kailangan niya na i-burn dito yung mga skills. Kasi yun dapat ang next priority. Siya ang going to be the frontliner. Still, ang araw damage output. Kaso yun lang! Makaka-pick up na naman na isa. At ito na, Ariba. Ibang members natin from the Ben Victus. Siya dito. Ang sakit. Oy, parang iba. Yung damage na yun, Honey Glaze. Eh, kahit ako, yung matutukan yan. Parang ano eh, namamersal na dito si Rian sa bawat tutok niya laban kay eh, no? Super Taro. Si Super Taro na lang lagi nababaluhan. But now, we have Real World Manipulation Black Dragon 4. Pero Overlurance on the Tower Lock! 2-0 na kagad ang makukuha ngayon ng Riz Vulcana laban sa Bren Victress for our best of 5 series. Grabe. Magandang gabi sa inyo guys. At magandang din ang nangyari for the game number 2 natin. KDA, 11-9. Again, Rian, napakaganda ng mga... alam mo, Anigis, ang ganda ng setup. Narealize ko. Okay, si Rain with the Real World Manipulation. Tapos digit-digit sila. Mm-hmm. Slow down ng konti. And there goes Rain. Mas maganda, mas mabagal yung mobility nila. Para mas maganda yung tutok ko ng mga sniper. Di ba, kumbaga sa Valorant, kumbaga pag na-slow yung team mo, mas maganda yung... Oo, nakaabang na kaagad eh. Oo, matagang mauuluhan mo. Yung term yun eh. Tama ba, mauulo? Good job! Naalam mo yung term na yun, ha? Pag-ao kasi, paanti, nababali ko, tsaka chan. Ito, eh, no? Pero congratulations again for Riz Vulcana for winning out our dominating game number 2. And we give you our win this game winning moment. Kung saan, sayang hindi nakita yung mga times na laging nababaril ni Rian. si Super Taro dito. Na kahit ang marksman dito si Super Taro, siya pa naman ang pinakakailangan. So, atras abante tuloy siya ng atras abante. Once na maabutan niya dito, maabutan siya dito ni Rian, 4-1-2 ang kanyang KDA. Pero syempre, ang naging malaking impact dito is none other than our MVP player spotlight si of the day is si Rain. Si Rain yung ano, si Eve. Ang ganda ng mga Real World Manipulation niya. Talaga na-manipulate niya dito yung mga positions ng kanilang opponent. Ben Victress! Match point na for the team Riz Vulcana. Ano, ang ganda na lang ba ang ating laban? Kailangan nilang bumawi para ma-reverse sweep. Oo, reverse sweep para nga dito sa Bren Victress. Kung makakakuha pa ba sila ng momentum dito sa game number 3, isa na lang. That is a